Hey guys, today's video po ang ating pag-uusapan ngayon. Ang pagpapagawa ng bahay na ito na kung saan ito po ay may tatlong kwarto at tatlong CR. At tunay nga namang napakaganda nito dahil kitang-kita naman sa ating perspective house or yung kanilang ginagayang bahay at ang naging resulta ay halos kamukhang-kamukha na nga talaga nito. And also guys, at idedetalyo din natin ang mga materials na nagamit dito upang magkaroon din kayo ng pagkukuparahan kung kayo ay magpapagawa na ng bahay na halos kagaya rin ng ganitong design or sukat or tatlong kwarto ay meron na kayong mapapagkumparahan o mapagbabasihan. So hey guys, ito po muli ang inyong lingkod, Ref Egay Mix TV. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon din tayo ng idea at paano ay meron tayong konting nalalaman at hinding-hindi tayo maiisahan. So guys, ito po't pag-usapan na agad natin ang pagpapagawa ng bahay na ito na kung saan ito nga po yung kanilang perspective house or yung ginagayang bahay. And then yung lot area po or yung lote na pinagtayuan ay 393 square meters. At yung pinaka-target nilang floor area or sukat ng bahay ay 9 meters by 11 meters. At ito po ay total of 99 square meters. And then kinonvert natin ito by the feet at lumalabas ito na 30 feet by 36 feet. Yan po ang sukat ng bahay na kanilang target. And then meron po itong tatlong kwarto, kitchen and dining area, living room, tatlong CR or toilet and bath, porch at terrace. So yan po ang target or perspective house. So ito nga po, pag-usapan na agad natin ang pangunahing na gamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So guys, about po sa details ng structural ng bahay nito ay hindi na nga po natatandaan ng owner, kaya ginawa na lang natin to ng sarili nating version or sarili nating estimation. So sa sukat po na 99 square meters ay sa aking estimation po ay makakagamit sila dito ng 2,200 na hollow blocks at yan ay kasama na nga yung septic tank and then yung extension sa likod na kusina. And then sa simento naman ay maaaring makagamit sila dito ng 200 piraso. At yan nga po ay nakapalitada na loob at labas. At yan nga ay depende sa makukuha mong manggagawa sa diskarte niya. At sa mga bakal naman po ay gumamit sila dito ng 12mm, 10mm at 9mm. Sa 12mm po ay 40 piraso ang maaaring gamitin. And then sa 10mm ay gagamit sila dito ng mga 60 piraso. And then sa 9mm ay halos gagamit din sila dito ng mga 120. Pero kung 10mm at 9mm lang ang gagamitin, sa 10mm po ay maaaring gumamit sila dito ng 80 piraso at 120 sa kanilang 9mm. So basta't mostly, guubos dito mga 200 pirasong bakal, yan ay magandang klase na po yan at hindi tinipid. And then about naman po dito sa kanilang sand and gravel. Sa buhangin po ay maaaring gumamit sila dito ng white sand na 6 na elk. And then sa white sand po kasi is maraming nakukuha yung pagbinistay, lalong-lalo na sa pagpapalitada. And then dito naman, ready mix po ang gagamitin dito ay makakadalawa lamang po ito dahil pag ready mix ay diretso halo na, hindi na po kagaya ng graba na mix graba at imimix mo pa yung buhangin. So mas makukonsumo mo pa yung buhangin para dun sa iyong pagpapalitada at pagpapalaman sa hollow block. So yun ay be practical lang po na paggamit or paggawa sa structural ng bahay. Kung kayo magpapagawa ay mas okay na po yung ready mix kesa po magseseparate kayo ng graba. Yun po ay isa base sa aking experience sa aking pagpapagawa ng bahay. So yun lamang po, binibigay ko lang na suggestion sa inyo dahil nga experience ko yan. So maaari din po kayo magkomento at magbigay din kayo ng suggestion nyo kung ano po yung mas maganda at dito po sa ating channel ay magpapalitan lamang po tayo ng kuro-kuro or suggestion or opinion para makatulong tayo sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung nangangalap ng impormasyon sa ating pagpapagawa ng bahay kung saan tayo mas makakatipid at garantisadong matibay. So guys, ito naman po ang ating pag-usapan na galing mismo sa owner. At ito nga po yung bubong ng bahay na ito na kung saan gumamit po sila dito ng color rope and steel trusses. So sa steel trusses po ay nakagamit sila dito ng tubular at sipar lins. So ito po ang nagastos nila dito about sa steel trusses pa lamang ay 50,000 pesos. And dito naman sa kanilang bubong na kung saan ito po ay color rope long span rib type. At ito nga po ang halaga ng materials ay 30,000 pesos yung bubong lamang yon. Kaya sa materials po ay worth of 80,000 pesos ang nagamit nila dito or nagastos dito sa bahay na ito.
At yan nga po, sa ganitong sukat na 99 square meters, at meron nga po itong tatlong kwarto, at ayan at nakikita natin na meron na rin po siyang gutter and flushing. So guys, ayan po, sa puntong ito ay buong-buo na yung bahay at konting design na lang at makukuha na nila yung perspective house or yung ginagayang bahay. And then nakikita natin na napakaganda nga po nito at tunay nga namang napakasarap sa feeling kapag nakikita mo ng unti-unti nang nabubuo na ang dating pinapangarap mo lamang na bahay noon at dahil sa iyong pagsusumikap ay unti-unti mo nang naisa sa katuparan ngayon. Kagaya nga po ng owner ng bahay na ito na si Ma'am Geraldine from San Narciso, Zambales, at siya nga po ay isang guro at tunay ngang napakasarap sa feeling at sa pagsusumikap ay ito na nga ang pangarap na bahay. So guys, lahat po tayo ay pangarap natin magkaroon ng bahay para sa ating pamilya. Magagawa natin at makakamit natin ito dahil sa ating pagsusumikap, buong pusong determinasyon, at yun nga, at tanging dasal sa ating puong may kapal at hindi natin mamamalayan na unti-unti na pala nating natutupad ang ating pinapangarap na bahay. So kagaya nga po nito ni Ma'am ay talagang nagsumikap siya ng gusto para mabuo ang kanyang pangarap para sa kanyang pamilya. And also guys, ito na nga at pag-usapan na rin natin ang mga materials na nagamit dito about sa tiles work ng bahay na ayon po kay Ma'am, ito po ay umubo siya ng 18,000 pesos sa floor tiles lamang. And then dito naman po sa dalawang CR niya ay umubo siya ng halagang 16,000 pesos. And guys, dito naman po about sa mga sliding windows na ayon po kay Ma'am, sa lahat po ng kanilang mga sliding windows at kasama na nga yung screen doors, at ito po ay total na nagastos niya pakontrata ay umabot po ng 29,000 pesos kasama na po ang pag-i-install dyan. And about naman po sa mga pintuan at hamba na kung saan ito po ay funnel door at mga flash door, sa estimation cost ay umabot po ito ng 26,000 pesos. And dito naman tayo guys sa electrical. Naayon po kay Ma'am, sa electrical po ay gumamit siya dito ng mga wirings, pipes, etc., plugs, at lahat po ito worth of materials ay umabot po ng 19,600. And then sa labor naman ay bukod dito ay gumastos siya ng halagang 8,300 pesos. So guys, ayun nga po, nakita natin buo na nga yung bahay at ito na nga yung nakita nyo, na finish na nga yung loob at ito na nga yung pintura na lamang din ang kulang sa labas. At yun nga, sa pintura po ay gumastos siya ng 6,000 pesos worth of materials dito sa loob ng bahay. And then about naman po sa kanilang mga manggagawa na kung saan meron po itong tatlong mason at dalawang labor. Sa tatlong mason po ay 500 pesos per day at sa dalawang labor ay 350 pesos per day. At eto na nga guys, ayon po kay Ma'am sa kanyang nagastos, sa ganitong sukat na bahay na 9 meters by 11 meters at ito nga ay total of 99 square meters at ito ay itinayo sa lot area na 393 square meters. And by dapit naman ay 30 by 36.6 feet. Meron tatlong kwarto, kitchen and dining area, living room, tatlong toilet and bath, porch or terrace. At ito na nga po ay matatagpuan sa San Narciso, Zambales, at ito'y pagmamayari ni Ma'am Geraldine na isang guro. So total cost po ito lahat-lahat ay umabot na po ng 550,000 pesos. Yan po ay labor and materials na. Sa ganitong sukat na bahay na 99 square meters na merong tatlong kwarto at ang kulang na lamang dito ay pintura sa labas at spandrel. So once again, congratulations po sa iyo Ma'am Geraldine na tunay nga namang nakaka-proud kayo na at yun nga ang dating pinapangarap mo lamang na bahay noon dahil sa iyong pagsusumikap, pagtsatsaga at pag-ipon ay naisakatuparan mo na ngayon. So yun nga guys, sa tulad natin mga OFW na hindi man natin kaya makapagpagawa ng biglaan ay gawin natin itong step by step. Mas lalo tayong gaganahan at may inspired bukod sa ating pamilya at pag ito'y nakikita natin na unti-unting nabubuo ay mas lalo tayong sisipagin sa ating pagtatrabaho at magugulat na lamang tayo na hindi natin namamalayan na ang dati pa lang nating pinapangarap lamang na bahay noon ay unti-unti na nating naisa sa katuparan na ngayon. So ikaw kapatid, kung na-inspired at may natutunan at na-bless ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon ka rin ng idea para if ever na ikaw ay sasabak na sa ating pagpapagawa ng bahay, eh kahit paano eh meron tayong konting nalalaman at hinding-hindi tayo maiisahan. So yun nga guys, maraming salamat pong muli. Thank you for watching. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat.